Hi guys, magandang araw po. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake, no? Sa video nito, pag-usapan po natin bakit po dapat natin pag-aralan ang C# programming language. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa mga subscribers natin, viewers at supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, so magsimula na tayo, no? Ano lang to, base lang po ito sa aking personal na opinion, karanasan, sa pagkaalam ko sa C# programming language, no? Kung may idagdag kayo na suggestion or mungkahi sa video na ito, pakilagay lang po sa video description. Okay, bakit po dapat natin pag-aralan ang C# programming language? Una-una po, ang C# po ay isa sa pinakasikat at maraming gumagamit na developer sa paggawa ng mga applications. Ang C# ay ginawa at dinesign ni Anders Helsberg noong 2000, year 2000 sa Microsoft. Actually, yung reason na ginawa nilang C# kasi noon nagka-problema sila sa Java sa licensing, no? So, in order to solve the problem, they created the C# programming language. Ang C# po ay may similarity sa commands at application, no? Katulad din sa Java. So, kung may knowledge kayo sa C++, C++, Java, kung gumawa kayo ng application sa C#, madali lang po. Ang kagandahan pa ng C#, guys, ay marami po siyang built-in function, nagpapadali sa paggawa ng programs. Makafocus po tayo sa problem. And katatlo po na madagdag ko, ang C# po maraming tools at library na libre from Microsoft and other developers. Kung mayroon din bayad, hindi masyadong mahal. Ang applications po ng C# ay napakalawak. Pwede po siyang gamitin sa desktop application, web, mobile. Ang same rin po ay ang primary language is C#. ASP.NET, karamihan po ay ginagamit ay C#. Even though pwede tayo gumamit ng Visual Basic.NET. Banking applications, ATM, na mga bagong application, maliban po sa Java, C# din ang kanilang ginagamit. Games, paggawa ng games using Unity 3D, no? Unity Game Engine, C# po ang language na ginagamit dyan, no? At saka, pang-apat po, reason na dapat pag-aralan natin ang C#, maraming job opportunities po sa isang C# developer, especially sa mga .NET. Super dami po ng applications na gumagamit ng C#, back-end language po siya ng ASP.NET, at saka web applications po. And then, ikalima po, libre lang po ang C# po. May open source tools ang Microsoft na sinusuportahan, ang Mono at saka ang Visual Studio Code na editor ng Microsoft na libre, integrated na po yun. May mga library po for C# programming. At saka ang Visual Studio Community Edition po ng Microsoft, pwede tayo dyan gumawa ng application sa C#. Libre lang po, walang bayad. Okay? So, sa mga schools ngayon, pang-anim siguro, maraming schools na ngayon na gumagamit din ng C# na programming language as introductory programming language sa pagtuturo ng kanilang programming, computer programming class. Okay, so, yun lang po, no, ang maibigay ko sa inyo. Kung may nakalimutan ako, pakilagay lang po guys, no, kung paano pa pwede natin idagdag, no, sa C#. Software testing ginagamit din, no? So, anyway, maraming salamat po sa panonood nyo sa video nito. Sana po may nakuha kayo, may natutunan. And please like po, share, and huwag kalimutan po mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito pong kaibigan nyo si Jake. Guys, paalam!